Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. As you can see, balik Los Angeles, California na naman sila Joss and Bimby, of course. At kasama na nga uli nila si Chris Aquino. 4 minutes ago lang ito, pinost ni Chris sa kanyang Instagram, di ba? Ang last ano natin ay kababalik lang ni Bim sa Pilipinas mula sa Amerika. Nagpunta ng, bumalik ng Pilipinas at of course dun nga na... alam natin na pag-usapan ang tungkol sa tatay niya, si James Yap, of course, noong Father's Day na, yun nga. But anyways, yun, balik America ulit si Bimby at kasama pa si Joss. Dahil syempre, kailangan, ganito talaga yun eh, pag kailangan ka ng nanay mo or talagang, katulad si Chris na nagdadaan sa chemotherapy, diba? So, kailangan niya talaga ng solid natulong mula sa kanyang mga mahal sa buhay. At syempre, sino pa bang makakapagbigay nun kundi si yung dalawang magkapatid, ang kanyang talagang pinakamamahal niya. But anyways, eto nga ang kanyang IG messages. Eto yung kanyang pinost. "There are so many people to thank for the love, care, and compassion they gave me and the two I love most. I've already started sending my personal thank you messages. My pictures were ready to share memorable moments of Kuya Joss and Bim with their Tito Noy time for his second death anniversary. But each time I tried to edit, I kept crying because I can never forget how much he hated when the three of us weren't together." Totoo naman yun, kahit sinong kamag-anak. Pag, of course, kung sila na nga lang ang pamilya, eh, kumbaga sila magkakasama, mag-iiwalay pa, talagang maiiba yung pakiramdam mo. Kahit ako ganun eh, kung konti na lang kayo sa pamilya nyo, lalo na kung mag-ina na lang kayo, ganyan. So, dapat magsama talaga, kaya hindi na kayo pinag-iiwalay. Kaya lang talaga, due to circumstances, may mga pagkakataon talaga na kailangan nyo rin mag-iwalay para mabigyan ng panibago, ng, kumbaga mabigyan ng chance ang isa na mag-grow din. But anyway, eto yung next. "I'd like to believe my kuya is still keeping his deathbed promise to our mom to be patient and protective of bunso, Kuya Joss and Bim. It was on June 24, LA time, making it Sunday, June 25 in the Philippines. It's 15 hours ahead of LA. When I told Bim, the deep bone pain I felt in my joints and lower back was getting worse. Walking was becoming harder because of my swollen right knee and I needed him to please come back earlier." Ayon. "So, since naka-FaceTime, I asked Kuya kung gusto niyang sumama to visit Mama in LA. Nagulat ako when he said, 'Yes, Mama, sama ako with Bimby sa LA.' I told Kuya to think about it. Nag-FaceTime kami the next morning and I asked, 'What's your decision, Kuya?' He said, 'Mama, I'll visit you in LA.' I asked him, 'Sure ka na ba?' Siguro tumatak na kay Kuya ang sagot niya, 'Sure na.' I wanted for Bim to experience normal teenage life and Kuya's happy place is Alto, our family compound in Tarlac. Pero mahirap mag-chemotherapy medication as part of my immunosuppressant therapy without the support system of my of family." Ayun, yun yung pinag-usapan kanina, di ba? Oo nga naman, kung sumasabak ka sa ganyang chemotherapy, so hahanap-hanapin mo talaga ang kaliw nga, ano, sino pa ng pinakamalapit mong ano, pinakamalapit sa puso mo, di ba? Kung may asawa nga lang si Chris, siguro baka asawa niya ang nandoon, pero yun nga. But anyways, ayun, of course willing naman lagi sila Joss, si Bim and Joss, na syempre damayan na kanilang ina at wala namang question doon talaga. Nakita nyo naman yung video kanina, tuwang-tuwa ang magkapatid na makita muli ang kanilang ina, di ba? So anyway, eto yung karugtong. "I wanted for Bim to experience normal teenage life and Kuya's happy place is..." Okay, nabasa ko na pala yan. Eto kasi yung reason. "I'm allergic to all NSAIDs, pain relievers, painkillers, and I have an adverse reaction to all steroids. Aamin ako with methotrexate, Fasenra, my biological injectable, tapos na ako sa first cycle. Ang feeling ko 3 to 4 days of extreme fatigue, chills, headaches, and everything has a metallic taste. Bedridden ako at halos di makagalaw sa lahat ng dumaan sa matinding chemotherapy. Saludo ako sa tatag nyo. Kuya and Bim are my living reminders
to not give up because they still need a healthier mama. Pag mahal mo, hindi ka susuko. Itutuloy ang laban. Tonight, I'll sleep siksik in between my two giants. Muling nabuo kaming tatlo. Thank you God for making me a very happy mama. Ayan. Very happy mama siya. Pero, of course, mas magiging happy ang mga fans pag gumaling talaga si Chris. Diba? Ako natutuwa talaga kay Josh pag nakikita ko siya. Of course, sa Instagram post na yun, dumagsana naman ang pagkarami-raming ang pagaling ka po, Miss Chris. Talagang lahat naman yun ang sinasabi. Our love to see you complete. And together, our deepest prayers for your well-being. Love is seeing the three of you together. You're always in my prayers. Miss you so much, baby Chris. Okay? In Jesus' name. So happy to see you and your sons together again. I love you so much, Miss Chris. We'll keep praying for you. So, ayan. Ganun ulit ang mga messages for Chris Aquino. At ramdam na ramdam mo yung happiness. Na talagang, totoo naman yun eh, di ba? Yung talagang sa in times of mga ganyan. Talagang, dapat naman talaga ang family mo ang nasa tabi mo. So kasi sa kanila lang kayo, tayo mas kampante, 'di ba? Kahit siguro sa mga kaibigan eh medyo hindi natin maibibigay ng 100% talaga 'yon, unlike kung kadugo natin. At katulad niyan, mga anak mo pa yung nandoon. So anyways, again, ang prayers ng marami, prayers ko ay sana gumaling si Chris Aquino. And of course, natutuwa ako na ganyan, na nakikitang happy sila Joss, Bimby, at Chris na magkakasama.